Magandang hapon mga ka-UB, mga ka-Agri, mga ka-Tebulats. At nandito tayo sa worm bed at makikita natin o i-differentiate natin ang dalawang worm bed. At mga worm bed na nandito na malapit lang sa akin, no? So importante after the rain, makita mo yan. So kalimitan ang mga nasa vermiculture na bed, makikita mo na ganito yan. Yan, mga ka-UB, mga ka-Agri, mga ka-Tebulats. So, after the rain, dahil yan ay compacted, no? So, kailangan mo siyang i-aerate. Yan. So, pag i-aerate niyan, magmula doon sa ilalim, no, hanggang sa ibabaw, hinahalo yan. No, para yung mga bulate, magkameron ng hangin sa ilalim, no? At kung umulan, ay yung mga bulate ay hindi agad-agad pumapanhek sa itaas kasi meron namang hangin sa ilalim. And at the same time, yung mga mites ay ma-expose, no? Lalo na yung maliliit na mites ma-expose para makontrol lalo ito. So check natin yung iba kung ito yung ginawa dito sa amin. So kasi number one, no, ang aeration. So kung ikaw naman ay hindi mag-aerate at flooded ang iyong area dahil nakafocus ka sa vermiculture, no? So makikita mo tong side na to ay na-flooded, no? Pero bumaba na ang population niyan ng mites. Tapos makikita mo dito, yan. So ito yung portion kung saan dito sila tumakbo. So nung nagtakbuhan dito sa area na to ang mga worms, mula dito, papunta dito tuwing naulan. And then, dahil ito ay puno ng pagkain, itong area na to na mababa. So, mga bulate, pagkakatapos umulan, dahil sila ay gutom, so dahan-dahan silang pupunta dito sa side na to. Para sila ay dito kumain. Mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats, at dahan-dahan silang pupunta dito at dito. So, kung uulan na ulit ng malakas at dahan-dahang tataas ang tubig sa worm bed, no? Aangat na ulit sila papunta rito. Ang kagandahan dito sa Gina Clot, no, kahit siya ay nasa ilalim na ulan, hindi agad-agad tumitining ang tubig dito dahil mabilis kumuwala dahil sa may natural na butas ang mga tela. So kaya yan maganda. So after 2 days nang walang ulan, makikita ninyo na yung nakataas na vermicast dito ay uubusin agad yan ng worms at ready na siya na i-harvest. So yun, 2 days lang na consecutive na hindi na ulan. So itong area na to ay po pwede mo na ulit lagyan ng chopped banana trunks and at the same time yung iyong substrate na kung saan ang mga bulate ay naka-acclimatize na. Kung ano man substrate yan, available doon sa inyong area. So yan mga kayubi, mga kaagri, mga tablet. So check pa natin yung iba, no? So syempre maulan kasi ngayon eh. Importante na matingnan natin ang mga bulate. Dahil pag namatayan ka ng bulate, so end na yan ang iyong ano, ng iyong career. So yan mga kayubi, mga kaagri, mga tablet. Yan, makikita mo na meron tayo dyang nakalagay na mga dried leaves, no? Nakahalo yung dried leaves para yung mga dried leaves ay magsilbing kanlungan ng mga bulate pag umuulan. So ito pa mga kayubi. So yan, in-rate na yan, no? So nakita nyo yan mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats. So well aerated ang mga worm bed natin. Yan. So yan. So nakita nyo na aerated yan. So kahit pa gaano kalakas ng ulan, dahil yan ay aerated, no, ang mga bulate ay mabilis na lalaki. Ayan, mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats, no. So makikita natin ang mga worms, no. Yan. So itong bulathin na ito ay na-harvest na to, no. More than a clit. Yes, almost 10 days ago, no? At nayan, naglalaki na. So this week available na ulit yung worms, no, dito sa
mga worm bed na ito. At itong condition ng vermicast na nakikita natin, no, ay almost matured na. So after the rain, ito ay ihahapa na ulit para ma-air dry at maipak natin at maibenta o kaya magamit ng ating mga kasama na nangangailangan ng vermicast. No, either yan ay pang-benta din nila o kaya ay gagamitin nila sa kanilang mga halamanan. Either yan ay agricultural or horticultural production. No? So mga kayubi, mga ka-agri, mga tebolats, so yan, napaka-importante ang aeration pagkatapos umulan. So usually ang ginagawa natin kung tuloy-tuloy ang ulan, no, kada dalawang araw na sunod na ulan, atin yung ine-aerate, no? So kailangan mo siyang i-aerate. And then hayaan mo lang siya. Either pwede mo itong takpan or pwede mong i-open ulit. And then kung tuloy-tuloy na may kasunod na namang ulan, so ang kailangan mo lang gawin i-rate mo lang ulit sa ikalawang araw, no? Yan, habang may pakain pa, kasi hindi naman masyadong matakaw ang mga bulate tuwing tagulan, no? Mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats, dahil tuwing umuulan, they keep themselves, no, na mabuhay lang, no? And then lesser ang kanilang pagkain, no? To the extent na hindi sila masyadong tumataba. So after ng usually kasi may mga tuloy-tuloy na pag-ulan, no, na umaabot ng 9 na araw. Kaya every 2 days rate, every 2 days rate, every 2 days rate, every 2 days rate. So yun lang naman ang kailangan gawin, no. Other yan ay early in the morning o kaya late in the afternoon ginagawa. So usually dito sa amin, dahil sa gabi na ulan, so early in the morning i-rate na ito, no. So every 2 days para maging maganda yung airflow sa ilalim at yung mga bulate ay mabilis maglakihan and at the same time makakain sila ng maayos, no, at makalaki. So hindi tayo namamatay ng bulate. So importante kasi hindi tayo namamatay ng bulate gaano man kataas ng tubig na meron tayo sa ating worm bed, no, kasi mabilis naman tong mawala. So maliban lang doon sa mga worm bed na talagang may water lag, no, so nagkakameron ng mga tubig na ayaw umalis, so importante na ma-drain nyo agad yon kasi mamamatayin talaga kayo ng bulate, no, at baka wala talagang makasurvive kundi mga itlog lang, so matagal kayo makaka-recover ulit. So kaya importante yan. So meron din tayo mga cases, no, na pag masyadong malakas ang ulan, kailangan nating lagyan ang ating worm bed noong sa inaakala natin na kakapitan nila, katulad nito. So kung itong area na to, nakikita nyo yan, no? So meron tayong nilalagay ng mga materials dyan na twigs, leaves, no? So yung mga twigs and leaves na yan na nakikita nyo ay kinakapitan ng mga bulate tuwing umuulan, no? So importante yan, kaya tayo may mga nakahanda na mga leaves and twigs o kaya dried grasses, no, sa panahon ng tagulan ay nilalagay natin niya sa ibabaw o kaya sa isang tagiliran niya upang ito ay magsilbing bahay o kaya takbuhan ng mga bulate, no. Kasi yung mga bagay na ito pag pinagsama-sama mo, hindi yan nagiging compact. So nagkakameron niya ng binibigyan niya ng aeration ang worm bed ninyo. Ano po, mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats. Kaya kung ako sa inyo, doon po na sa mga nagve-vermiculture o kaya nagve-vermicomposting outside, no, at natatakot kayo dahil sa dulot ng malakas na pag-ulan, much better na maglagay kayo sa ibabaw ng mga dried grasses, twigs, no, o kaya leaves, or incorporate nyo sila, ihalo nyo lang po, mga kayubi, mga kaagri, mga tebolats. Malaki po ang maitutulong ng mga ito upang hindi kayo mamatay ng bulate, upang hindi maanod ang inyong vermicast, no, ng malakas na pag-ulan, at ito ay magsilbi ding taguan, no, ng mga bulate sa panahon na sunod-sunod talaga yung ulan.
So mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats, so I hope na itong simpleng bagay na ito ay maging kapakipakinabang po at maunawaan po ng bawat isa, sapagkat ang buhay natin na ating vermiculture and vermicomposting ay nasa ating pong mga bulate. So nasa ating mga kamay kung papaano natin sila ituturing na importante para sa atin. So kailangan po natin silang unawain at unawain natin kung ano yung kanilang kinakailangan upang sa ganitong pagkakataon, dahil off-season na tinatawag, no, excessive rain and floods, ay malaki po ang maitulong natin sa ating mga kababayan. So doon naman po sa mga area kung saan ang ating mga worm bed ay talaga namang pag nagkameron ng baha ay mataas, so kailangan po natin itaas ang ating mga worm bed. Magkameron po tayo ng mga worm bed na hindi po aabutin ng baha. So yan, maganda araw mga kayubi, mga kaagi, mga tablets. Ingat po kayo kung nasaan man po kayo. Padalangan po natin ang ating bansang Pilipinas, ganyan din po ang mga bansa na apektado ng COVID at saka po ng climate change. Maraming salamat. Ito ang inyong Worm Prince. God bless us all.